Hello, good evening everyone. So, hindi po tayo nakalabas at saka hindi po tayo nakapunta kahit saan maliban po sa work. Starting po nung nagpabaksin tayo, nag-relax lang po tayo, nakiramdam sa kung ano pong epekto ng vaccine. So, thanks God, okay din po and still ito po, nakatayo pa rin sa harap nyo sa kabila po ng mga iba't ibang mga haka-haka. So, huwag po natin isipin yun and still alive po tayo. So, don't mind po sa mga hindi dapat natin isipin. So, mga ka-chubs, good evening po sa mga gising pa and good night po sa mga tulog na. So, matatapos po ang work natin tonight. Depende po sa kung anong oras po uwi ang ating mga nanay. So, mga ka-chubs, sa kabila ng hirap ng buhay natin abroad, pero pray lang po tayo lagi na I hope so na magiging okay lang po ang lahat and I hope so na babalik na po sa lahat ang sa normal po. So, mga ka-chubs, panoorin nyo na lang ako. Hindi ko alam kung ilang oras ko po matatapos ito kasi hanggat hindi po sila darating, hindi po tayo makaka-uwi. So, mga ka-chubs, ganyan talaga ang buhay natin abroad. And, kailangan na talaga ng tiyaga. So, tulad ngayon, nandito po ako. Time to, sana, relax. So, dahil po, part ng work natin to, wala po tayong choice, kundi, tiyaga lang po. So, mga ka-chubs, ayosin lang po natin ang ating camera para makita nyo po kung paano po tayo namamalansa. So, nasobrahan na. Ayos. Pasensya na po tayo kasi po, alam niyo naman na hindi na po tayo nag-i-edit. Walang edit-edit po. Ang ating, talagang walang script kumbaga sa mga pelikula. So, samahan nyo na lang ako sa pamamalansa. Ibigay ko na lang po kayo ng mga tips kung paano po gawin ng mga kung paano po plansahin ng mga damit. Alam nyo po, ito is polo shirt. Baka makita ng nanay natin bako. Hindi naman po ito mga private part. So, ito po ay polo shirt. Papakita lang po sa inyo kung paano ito plansahin. Maganda sana kung may polo shirt ay yung opisina na talaga mo. I mean yung mga long sleeve po. Yun po ang medyo mahirap-hirap plansahin. So, ako na sobrang napakaiba po yung mga napakain na ito po, di ba ganito po siya? Ito po. Para mas madali pong plansahin ito, kasi maliit lang naman po ito, ang gagawin po natin, kung hindi lang naman po silk or normal lang naman po ng mga tela, gagawin po natin, ito po ay, po, pasok po natin, magkabilaan po yan. Para po, alam yung bakit ang purpose natin na ginanito po? Kasi po, itong part na to, ang area na to, kailangan po maplansa kasi kung ginanyan lang po natin, hindi natin maplansa ang pinaka dito po, pinaka line nito po. So, pag ginanito natin po, buong line, kaya po niyang maplansa. Madaanan po ng plan. So, ganyan po. So, ganyan lang po siya. Then, ang plansa natin to, mayroong adjustment. Pasensya na po sa plansa. Pero maganda po siya. Mukha lang siyang, So,
sa katagalan, ganyan talaga po ang mangyayari sa ano. At saka depende din po sa paggamit. Minsan kasi po sa pagmamadali, ganyan ang mangyayari sa ating bansa. So, ganyan na po na ano po na. Gagawin po natin, ito po, pag may mga, ganito po siya, may mga line po or may mga tupi, di ba? Sa mga polo, katalasan may ganito po. Kailangan po na mag-rebuild din po yan. Kumbaga, magkapareho po ang linya niya. Kasi po, pangit din po pag hindi yan magkapareho ang line. May ibang line po. Hindi maganda tingnan. So, kailangan po. Alam niyo ba mga ka-chubs? Mamahal po mamagpaan dito. Magpa-dry clean, sa dryer. So, mga ka-chubs, maliban na po sa mga comforter kasi sobrang lalaki yan, lalo na hindi po kaya ng mga washing, kaya dun po ang purpose kung bakit pinapalaundry po yun. So, ito po, mga ganito lang po, mga simple lang, at saka kung hindi mga damit na pang-opisina talaga ng mga special like mga Americana, mga ganun po, talagang pinapaano talaga yan. Pinapa-laundry po, pinapa-dry clean. So, ganyan po ang ating mga plansa ng polo. So, madali lang po ito plansahin. Nung una ko pong namalansa, hindi naman po ako bago sa pamamalansa, pero nung nag-abroad po ako sa Singapore, doon ko po na-experience ko na nung hirap po kasi sa atin sa Pilipinas, simple lang pong pamamalansa natin at saka yung uniform lang po natin sa school and mga simple lang naman pong damin natin, mga t-shirt, pantalon, mga ganun. Hindi naman po hindi lang dahil sa na nag-aaral po tayo, hindi naman po natin pinaplansa talaga yung damit natin, tinutupi lang. So, kung hindi pa po tayo papasok sa school, hindi pa po natin mapaplansa yung mga damit natin. Kasi, di ba, maganda din pag comfortable tayo sa suit natin, lalo-lalo na sa mga uniform natin, na makikita talaga yung yukot, lalo na pag white. So, ako talaga, nung high school ako, nung simula ng elementary ako, talagang napakaano ko po sa uniform. Kasi isang piraso lang talaga yung palda ko, dalawang piraso yung blouse ko. So, ang palda ko po, minsan isang linggo talaga yan bago ko siya labhan. Pero, sinasigurado ko po na hindi yan yung ko. Talagang alam nyo yung uso dati, nilalagyan talaga yan ng kandila para hindi siya basta-basta mayukot. At saka kahit nasuot mo na siya, minsan po nilalagay ko pa yan sa unan ko, sa ilalim ng unan ko para lang ma kinabukasan pagsuot ko, hindi pa rin hindi siya yukot. So, mga ka-chubs, di ba? Ang ganda. Maganda nga yung mga estudyante kasi yung lansa nila is mga electric na. Pero dati po, nung time namin, ako, uling po. Uling, minsan nakikiplansa pag po kami, pag wala kami pang bili ng uling. Or minsan po, nag-ano pa po kami sa, kasi pag sa probinsya po yung may mga kahoy. Maraming kahoy sa probinsya, kaya yun ang ginagamit namin po para doon sa uling, sa plansa po na para uling ang ginagamit. So, mga ka-chubs, ganyan lang po kadali ang mamamalansa. Hindi man po madali, lalo-lalo na pag mga baguhan po tayo, pero sa ngayon po parang napakasimple na lang po ang pamamalansa sa paggamit po ng plansa ng mga electric. So, mga ka-chubs, i-ano ko muna to, i-hangar ko muna. So, ayan po. At saka sa mga damit po, meron po tayong kanya-kanyang hangar para po sa pang-old at saka pang-bata po. Depende po sa klase ng damit. So, mga ka-chubs, ang pag-a-abroad hindi talaga madali. Mahirap as in. So, kailangan lang po natin ng tiyaga.
kaya ganyan talaga po. At saka po may iba't ibang klase po ang mga damit. Meron po mga silk, meron po mga, basta meron mga special na mga damit. Minsan po pinapalaba nila, minsan po pinapaano din, pinapalundi. Pero ingatan po natin. Ako po, na-experience po sa isang kliyente ko, buti po mabait sila. So, ang dami ko talaga mong nasirang damit nila, pero ginagamit pa rin nila. Pero hindi totally sira. Kasi po minsan po sa pagmamadali natin, akala natin nakakatulong, hindi pala po nagbibigay po lalo ng problema sa atin. Buti po, sinasabihan lang po nila ako na next time, i-ano ko lang po yung, ano, yung, ibaba ko lang yung ulo ng kumbaga, yung adjustment po, dahil po siguro sa pagmamadali ko minsan, totoo po, namamadali ako, pinupul ko po yung ano, hindi po, huwag mo gayahin kasi makasira po tayo ng damit. Lalo-lalo na po sa ano, like for example po, yung may mga damit na may mga design sa harap, yung may mga, alam mo yung may mga parang rubber siya, tulad dito sa suot ko, ito po, pagmadaanan po ito ng mainit sa plansa po, automatic po maano po ito, masisira po itong design niya. So, kung gusto niyo pong plantahin, baliktarin niyo po. Tsaka ito po, masisira po ito ang mga design niya sa harap. Kung gusto niyo pong plantahin, baliktarin niyo po, or hindi naman talaga totally mo pinaplansa ko eh, kasi ano po yung jersey po. So, sa mga jersey na mga t-shirt, hindi na po kailangan plansahin. Akala mo lang po yung pag-prepag masuot mo, okay na po yan. Pero kung mayroong mga amo po na gusto talagang hindi yung katingnan, ang gawin nyo na lang po, like, for example, lagyan po natin ang harap nito ng ibang damit, or mayroon pong mga towel na malinipis, lagyan po natin ito at saka-saka natin plansahin po para hindi masira. So, mga ka-chubs, kumusta ang mga buhay-buhay natin? I hope so na okay lang po tayo lahat kahit po mahirap ang buhay. No? Isipin po natin na ganyan ang buhay sa mundo. Hindi madali po, mahirap ang lahat. So, sa mga kaibigan ko dyan na nagbabalak magpabaksin or nag-aalinlangan, magpabaksin na po tayo kasi po para po sa ating safety din pang bato natin sa anumang makalat niya na virus. So, ganyan lang talaga ang buhay natin. Tuloy-tuloy lang ang buhay kahit mahirap. So, alam niyo ba minsan, iniisip ko na ay, ang pagod mo. Parang parang minsan nakakaano na rin eh, tulad nito no, gabi na, nasa trabaho ka pa din. And, yung mga tao sa Pilipinas, ano na, kumbaga tulog na. Maya-maya gigising na sila, umaga na, pero kami, gigising sila, kami patulog pa lang. So, ganyan talaga ang buhay, no? Hindi madali. At saka, wala, ganyan talaga. Pero God is good pa rin kasi hindi niya tayo pinagkabayaan. Hindi siya always nag-guide sa atin. So, masaya pa rin po tayo kasi nalalampasan po natin ang mga hirap sa buhay. So, at saka po, pag mamalansa po tayo, pag sobrang dry po ang mga damit na pinaplansa natin, gamitan po natin siya ng spray. Meron po yan sa plansa, sa mga ganitong plastic. Kahit sa anong plansa. Meron po. Maliban lang po sa uling. So, mga ka-chubs,
Alam nyo ba na pinapakiramdaman ko po yung ano po, yung tawag ito, di ba na ano po tayo na vaccine, napakiramdaman ko po yung pakiramdam ko, yung ano po yung something na pagbabago or what. Sabi ko, kanina po medyo masama ang pakiramdam ko, medyo masikip yung dibdib ko, pero sabi ko, normal lang naman yan, lalo-lalo na po pag hindi tayo mag-walking. Wala po, may mga feel po tayo, lalo na po pag may edad na po tayo. Diyan na po na nag-uumpisa ang mga hindi natin inaasahan. Pero, asahan na natin talaga yan. So, mga chubs, nabait pa rin ng Panginoon kahit papano, no? Andiyan siya lagi nakaguide sa atin kahit sa kabila ng mga problema natin sa buhay. Yeah, ayun po. Stays lang po. Magkakaraos din po tayo. I hope so. Huwag lang po tayo mawala ng pag-asa. So, habang namamalansa po tayo, naglalaba, din nagbabantayin po ng mga alaga natin. So, mga ka-chubs, ang sikreto lang pala para hindi tayo mamroblima sa mga bagay-bagay, huwag po natin problemahin. Ay, nakakatawa, ano. So, naantok na po ako. Nilalabanan ko lang po. Ganyan talaga yung mga gawa natin. Nilalabanan ng antok. So, gustuhin mo natin matulog na. Hindi pa pwede kasi alangan matutulog po tayo na may binabantayan po tayo. Hindi pwede yan. Naging responsable po tayo. Pero nung una po, ano na po, halo-halo na po yung kwento natin. Huwag lang po tayong antukin. So, mga chubs, nung una-una ko pong nag-start ng yung pag-BBCD. Nakakatulog talaga po ako. Nakakatulog talaga ako as in. Kasi kasama ko yung alaga ko, natutulog siya. Eh, minsan di mo malaya natulog ka na rin kasi nga ayaw matulog kung hindi mo katabi. So, na-experience ko na ginising nga lang po ako ng nanay ko. Naiyaman po ako, eh, what to do? Eh, hindi ko naman po, ano, hindi ko naman po, hindi mo naman talaga mamamalaya minsan, di ba? Pag humiga tayo, bigla na lang po tayong natutulog, lalo-lalo na po pagpagod po tayo. So, yun po. Kaya ang ginagawa ko po, gumagawa-gawa ko na kung ano-ano para lang po ma tapos ko po yung oras, I mean, na hindi lang po ako antukin. Yun po. Then, bumili po ako ng karak. Medyo ano na po siya, medyo nalamig na po siya. Magagawin ko mamaya. Mas masarap kasi kung pag mainit po ito. Masarap po pag mainit. Masarap inumin. Malalasahan mo po yung may something sila nung nilalagay. So, mga ka-chubs, maraming salamat sa mga sa inyong support sa akin. So, sobrang appreciate ko talaga sa mga bagong mga kaibigan na mga mababait dyan. So, mga ka-chubs, gusto ko lang pakita sa inyo na ang jersey, hindi na po kailangan plansahin. Meron pong pwedeng plansahin kung gusto man na parang talagang yukot. Ang gagawin po, patungan po siya ng takpo sa hinuhang, halimbawa lang.
Pero hindi talaga siya totaling pinaplansaan. Halos hindi naman talaga pinaplansaan jersey. Kasi po masusunog yan. Kung sa Ilonggo pa, malunay. Pero ako sa Tagalog. Hindi ko alam. Ito po siya, maano po ito, masira. Masira po ito ang design niya. Masira as in. Kasi po ano to eh, parang rubber po siya. So, I hope soon na may natutunan po tayo sa ating panunood. Ito po siya, alibawa ito po siya, tila. Itong manipis na to, ipatong po natin dito bago natin plansahin. Ganyan po siya. So, tingnan nyo po. See? Napaka-clear ng ano niya po. Yung kahit sabihin mo may nakapatong, pero safe na safe po siya. At saka maganda po yung pagka-ano niya po. Pagka-plansahin niya. So, dahil namamalansa tayo, naglalaba. So, wait for a while mga ka-chubs. Chefs, pasensya na po kayo kasi naglalaba po tayo and kailangan po. So, hindi lang po mga dikulay ang mga nilalaban po natin. Kailangan din like, for example po, papakita ko lang po sa inyo. So, kung may mga puti po, kung medyo, sa tingin natin na medyo hindi maganda ang pagkaputi niya, minsan kasi po nakahalo sa mga sa kulay na iba, ang gagawin po natin, ibababad po natin siya. Ang ginagawa ko po, winawashing ko muna siya ng like 20 minutes para mabalawan po ng mabalawan muna kung sa Ilonggo pa, usawan anay namon. Yan na, nag-Ilonggo na ako. Yung usawan muna namin sa Ilonggo yun ha, the word, para po matanggal yung dumi niya. Saka po siya namin sasabunan. Yun pong ginagawa namin.
So, ang ginawa ko, instead na dapat bandawan ko muna, ginilagay ko muna ko siya washing within 20 minutes. Saka ko po siya ibabad. Yung mga white po, even the color po, pwede rin po natin bandawan po bago natin i-washing yung sabunan. Para po matanggal po ang amoy at saka yung mga dumi-dumi po, naunang dumi. So, mabilis na lang po kay 30 minutes lang, pwede na po natin isasala. Kaliban na po sa mga beach heat or mga kumot or mga towel. So, yan po talagang nasa 1 hour po yung paglalata kasi po araw-araw po yung ginagamit. So, sa mga damit na isang araw lang, palit agad sa isang araw, tatlong bisis na minsan, dalawang bisis tayo magpalit, so mabilis lang po matanggal ang dumi. So sa mga once a week na mga ginagamit natin tulad ng mga bedsheet, mga kumot po, mga comforter or mga pillowcase, so kailangan po yan ng oras talaga sa paglalaba. So mga kachabs, ang dami ko na pong nasabi sa inyo. Ito po ay libangan lang po para po matanggal ang ating antok. Antok po tayo. So, ano oras pa lang po? Titingnan natin yung oras. Nandito po yung sumunod. Oh, 9:22 pa lang po. Medyo matagal-tagal pa. 9:10. Like for example, 9:30. 10:30, 11:30, 12:30. 1:30. So, hindi natin alam kung what time babalik natin ng nanay. So, I hope so, matatapos ko po itong mga plansahin ko. Ang dami ko po plansahin. Para po pagbalik ko sa Sunday, hindi na po ako hindi na po ako mahihirapan. Ayan po. Ang dami pong klases ng mga damit. So, kung hindi lang naman po kailangan plansahin, pero naman po na kailangan plansahin at saka hindi dapat plansahin. Huwag na po natin saya ng dadaanan lang po natin ng saglit lang, yun lang po. Pero halos po pinaplansa ko talaga yung mga damit nila. Maliban lang po sa mga socks, mga medias po. Ano po. At saka po, ang pagtutupi din po, kailangan din po ayusin po natin ang pagtutupi ng mga damit. Hindi lang po na nagtupi po tayo, kailangan po ng paano natin ayusin ang pagtutupi. So, pakita ko po sa inyo kung paano ko po ganito po. Kailangan po nakapareho din po yung ano nila, yung tupi nila po. Parido niyo pa para paglagay po natin sa cabinet, hindi po siya papangit tingnan. So, ganyan po ang ating ginagawa. So, napipil ko na po yung antok. Pasensya na po kayo, medyo ilaw, medyo masanag. Sobrang ano po ang reflect niya. Parang sobrang puti ko din po dito. Hindi po dahil po sobrang ano po yung ilaw. Napaka clear ng ilaw. So, mga kachabs, alam nyo ba na pagbago tayo sa abroad, ito po i-share ko lang sa inyo, ha? Based on my own experience na naman po tayo. Ako talaga po, nung una ko po abroad sa Singapore, experience ko po. Yung ilang months ako dun, na puro iyak po. Simula nang dumating po ako hanggang umuwi po ako, iyak talaga po yung experience ko doon. So, hindi lang po ako siguro masanay na lumayo sa kung saan po tayo galing.
Kaya yun po ang nangyari sa akin. Talagang hindi ko po na nakayanan po ang emotion ko. Yung siguro ang trabaho po kaya natin, pero yung alam mo yung nararamdaman mo, yung umalis ka dahil akala mo makakasal mo yung kung ano man yung sakit at saka yung may something po na yung nangyari sa buhay natin, yung mga pinagdaanan natin. So, akala po natin yung mga bagay po, pag umalis po tayo sa isang lugar, maano po natin, makakalimutan na natin ang lahat. Hindi pala po. Mas doon mo pa po maramdaman ang kung paano, doon mo po ma-experience ang sobrang hirap na wala ka pong mapagsabihan, na wala kang ibang malalapitan kundi ang Panginoon lang. So, kung hindi po, ehon ko, hirap po, hindi pala po pwedeng takasan ng kahit na anong bagay. Lalo-lalo na po sa, naakala ko, nung time na yun, na umalis ako sa Pilipinas, makakalimutan ko pang nangyari sa buhay ko. Yun pala po ay sobra pa po. Sobra pang hirap ng iyak na naranasan ko. Dahil po, nag-iisa lang po. So, I hope so na one day po, mamimit ko pa rin po yung isang kaibigan ko sa Singapore. Si Ina ang pangalan niya. Kasi po, nung uwi po ako ng Pilipinas, galing po ako Singapore, yung cellphone ko po na 1100. Ewan ko po, sino po ang kumuha? Naku, Diyos ko. Andun po lahat ng contacts ko sa mga kaibigan ko. Then, nung andito ata ako sa Dubai, parang nakunta ko pa ata si Ina. Pero, ewan ko, anong nangyari? Bakit nawala po yung... Ewan ko po. Basta nawala po yung contact ko sa kanya. I hope so na kung nanonood man sa ng YouTube, makita niya po ako. Kasi po gusto ko talaga po siyang pasalamatan po sa tulong niya po sa akin, lalo-lalo na po nung time na nalaman ko po na namatay yung nanay ko, the time, nandun na po ako sa Singapore. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko po, wala po akong load as in, kasi po biglaan lang po ang pagkakaalam ko na nawala na yung nanay ko. So, yung hindi ko po alam kung paano ko po napasan yung lahat. Ang hirap po. Noong umalis pa ako ng Pilipinas dahil po gusto kong makalimutan ang nangyari sa akin. May problema. May something po, ganun. Noong umuwi pa ako, pauwi din pa ako, yun po. May dumagdag na naman po, yun po, na parang sabi ko, ano ba ito? Ang hirap po na naman ganun po. So, alam nyo, isa lang talaga po ang ating sandata. Isa lang po ang ating sandata, mga ka-chaps. Prayer lang talaga po. Yun lang po. So, grabe po ang patayin ko doon kay Ina. Alam mo ba yung 7 months ka, wala po tayong sweldo? Nasa magkano kayo yung natatanggap ko? $100 something? Yung magkano ba yung pirang natatanggap ko buwan-buwan sa 7 months ko sa abroad? Ewan ko, ilang months ako doon. Basta parang naalala ko, 7 months ako doon. Diyos ko, wala talaga po akong pera. Umuwi pa ako ng Pilipinas. As in, wala talaga po akong kapira-pira nung time na yun. Alam mo ba na may isang kabayan, binigyan niya ako ng 1,000 sa airport. Binigyan nila ako ng tsokolate sa airport. Hindi ko rin po alam kung ayop sa na kung naalala nila po ako. Kaya lang po medyo matagal-tagal na po yun. So, hindi ko po alam kung naalala pa po nila yung pagmumukha ko. Kasi nung time na yun, medyo payat pa po ako. So, ngayon po, parang dumubli yata yung katawan ko nung simulang nung umpisa po at saka ngayon po, nung una po medyo maliit pa po tayo. So,
I hope so na kung nanonood po kayo ng YouTube, hindi nyo na siguro ako naalala. Ewan ko lang, basta pro, si Ina talaga, hindi ko makakalimutan yung kaibigan ko sa Singapore. So, gusto ko po i-share sa inyo na pag nasa abroad pala po tayo, huwag po tayong yes ng yes lang. Lalo-lalo na po pag hindi natin naintindihan. So, kasi po na-experience ko talaga doon sa Singapore noong time na yun. Naku! Eh, lalo-lalo na po yung mga lumang, yung mga sinaunang, ano para po, ng mga Chinese. Yung talagang Chinese, as in Chinese talaga po sila. Pure na Chinese sila. Meron pong iba na hindi po sila marunong magsalita ng English. Meron pong mga ganun. Pero po matatalino man po yung mga, siyempre mga Chinese po, matatalino yan sila. Marami yan sila. Pero I mean yung iba po, mayroon po talagang, sa na-experience ko lang po, mayroon pong mga hindi po marunong mag-English. So, inutosan pa ako ng ama-ama ang tawag sa ano eh, sa Singapore ng grandma. So, inutosan niya po akong mag-ano, mag, yung isda po, palabas po sa ref. Nung time po na yun, ano po ako, nag-aalaga po ako ng bata. Tapos, nag-aalaga po ako ng bata, naglilinisin po ako ng bahay pag andyan yung lola. So, alam niyo po, alam niyo ba, sabi ng nanay ng amo kong lalaki, fi, sabi niya sa akin, kuha daw ako ng fi sa ref sa iyo. So, ito naman yung kachabas niya. Sabi ko, ano ba yung fi na yan? Sabi ko, yes. Then, yes din ako. Sabi ko, ito kasi, ano ba? Sagba, tatlong bisis akong bumalik sa kanya. Sabi ko, kasi hindi man kami magkakaintindihan nga kasi hindi man siya marunong mag-English. So ako hindi man ako marunong mag-Chinese. Hindi man ako marunong magsalita ng Chinese. Ay, sabi niya sa akin. So, ay, di na, lumuta po siya. Sabi ko, ama-ama ka. Sabi ko sa kanya, pumunta, samahan mo ako sa ano, sa... Kahit anong gawin ko, anong try yung best ko na mag-English na para maintindihan niya, hindi rin po siya nakakaili. So, ang ginawa niya po, dinala ko siya sa kusina. Yun, tapos sabi niya, ito, Diyos ko, Ginoo, isda. Ay, naku Lord. Fifi, eh, sino ba naman yung, ano ba yung laman ng ref? Eh, sabihin niya yung Fifi, Diyos ko Lord. Sabi ko, ay, ama, sorry. Oh, sabi ko sa kanya, hindi ko talaga naiintindihan. Oh, sabi niya sa gusto ko ano ba yung alam mo yun, siyempre mga chaps na experience natin yan. So, lalo-lalo na po na ano, ang gagawin po natin minsan, ano na lang po yung isama na lang po natin sila kung saan po na para makita natin yung actual na kung ano ang ibig nilang sabihin. So, mga ka-chubs, ang dami ko nang i-share sa inyo, no? Sobrang dami na po. Pasensya na po kayo kasi gusto ko lang po ma-aliw po sa this time kasi po parang alam mo yung lalo-lalo na po yung ihip ng isi. Yung ano lang isi sa mukha ko, parang dinuduyan na po tayo na ay, matutulog na talaga. Hindi pa tayo dito magkatulog kasi kompleto po may unang may bed or kompleto po dito rin po yung may CR din po tayo sa love, so anytime po pwede tayo matulog dito. So mga kasabis, hindi rin po tayo pwedeng matulog sa nasabi ko na dahil po nagbabantay po tayo ng ating mga alaga. So I hope so na nakaano po tayo, naka tulong po tayo sa kabigay po tayo ng konting idea sa inyo. And so sa ngayon po, sa awa ng Diyos, ikaw ba naman, iba-iba po ang ating mga napapasokang bahay sa trabaho natin. Sino ba naman pwede maka-experience ng iba't ibang salita? So ngayon po, kahit paano, marunong po tayo magsalita ng hindi naman po lahat ng ano, pero may natutunan po tayo kahit paano. So, huwag po tayong mahiyang magtanong sa mga bagay na hindi natin naintindihan at huwag po tayong mag-yes ng yes
hindi po tayo nakakaintindi sa mga bagay po, mga bagay-bagay. So, ganun lang po yun. So, mga ka-chubs, thank you so much po sa inyong pagsama sa akin tonight. And, na-appreciate ko po yung lahat. Hindi man po ito live, pero at least po na-share ko po sa inyo ang aking mga experience po. So, na-share ko lang po sa inyo kahit papano. So, dahan-dahan po, malapit na po matapos ang ating mga plansahin. So, thanks God talaga. Mga tulad po rito, pinaplansa ko po ito para po bumangi. Kasi po, pag maplansa natin ang ano po, mga ganito, mabango po, lalo mga damit, mabango. Tsaka lang po tayo and mag-pray lang po tayo always na I hope so na magiging okay lang po ang lahat. Dahil po walang imposible sa Panginoon. Walang imposible po kung lagi lang po tayo mag-pray po. So, mga ka-chubs, tingnan nyo po, ito po ay nag-ano po ito ng first seal. Kasi po ayoko yung maya-maya pupunta ko sa CR, mag-tap up po ako. Ayoko po lang ganun. Gusto ko po yung pag ano po andyan na sa tabi ko. Saka mabilis lang po. Alam nyo ba, pag sa ibang bansa pala tayo, lahat ng oras po, lahat ng minuto, oras po, mahalaga. At saka, ano po, hindi yung basta ka na lang na mag-rest ng time mo, na walang kabuluhan. Hindi po iba. Kasi dito po tayo sa ibang bansa, sa Pilipinas, Diyos ko, kahit buong araw po tayong nakahiga, buong araw po tayong nakikipag-usap dyan sa kahit kanino, tambay dito, tambay doon. So, pag sa abroad po tayo, hindi po. Kailangan po natin ng kailangan po natin i-adjust ang mga bagay-bagay po. Kung ano man yung ginagawa natin sa Pilipinas na lalo-lalo na po na mga walang kwentang bagay po. Pag sa abroad po tayo, lahat ng mga oras natin, lahat, minuto po mahalaga. Makatulog lang po tayo pag tanghali ng isang oras, saya-saya na po natin. Kasi po dito po halos trabaho-trabaho lang po. Pero po huwag natin abusuhin ang katawan natin kasi nga po mas maano pa rin po yung healthy po tayo. So, I hope so mga ka-chubs na nakabigay pa ako ng konting idea sa inyo. Lalo-lalo na po sa mga baguhan. Kailangan po talaga natin na may mga technique po tayo pagdating sa trabaho. Alam nyo ba na pagpapasok po tayo sa isang work, pagbaguhan po tayo, nangangapa po tayo. Nangangapa po tayo sa oras natin. Kailangan po natin na tapusin ang ganito. Pero sa ngayon po, ang ginagawa ko, kailangan po tapusin ang 5 minutes ang ganito, 5 minutes ang ganito, or 10 minutes ang ganito, ganito. Yan po ginagawa ko mga ka-chubs. Kaya madidivide po natin ang ating oras. Kaya huwag po tayong ano po, huwag po tayong matakot mag sumubok sa mga bagay na kung kaya lang naman po natin. Saka especially po pag hindi po natin naiintindihan, yan po ang pinaka number one na ano po, na kailangan natin na gawin. Once na hindi po natin maintindihan ang mga bagay-bagay, huwag po tayong mag-yes. Huwag po tayong sabi na okay. Kahit hindi po okay, hindi po natin naiintindihan. Kasi po, yan po ang dahilan para mapagalitan po tayo ng ating mga nanay at saka tatay kung saan po tayo ngayon. So, pag may mga bagay po tayong hindi naiintindihan, like for example, may inutos po sila sa atin, sabi nila, ganito ang gagawin mo, ganyan gagawin mo, tapos sabi mo lang yes, pero ang totoo hindi mo alam, hindi mo naiintindihan.
So, pagdating mo dun sa kung saan ka inutusan, nga, wala kang alam, wala kang sabi mo, anong gagawin ko, hindi ko naintindihan. So, yan po ang resulta, mapapagalitan po tayo. So, before po tayo tumalikod sa kanila, like for example, kinausap po tayo, meron po silang sinabi na hindi natin maintindihan, pwede ma'am, pwede sir, pwede paki-repeat, pwede po paki-ulit, kung ano man yun, kasi hindi ko naintindihan, hindi ko na-gets. Yan lang po ang gagawin natin. Huwag po tayong mahiya, kaysa naman po na yun ang dahilan para mapagalitan tayo. So, mga ka-chubs, I hope so na itong mga senior ko sa inyo, hindi naman po ito gawa-gawa ko lang. Ito po ay based on my own experience po lahat. So, kailangan lang po talaga natin ng magiging confidence lang po tayo sa kahit anong bagay. Huwag po tayong mahihiya. So, one second mga ka-chubs. Chichiko muna yung washing natin. Para habang namamalansa po tayo, matatapos yung washing natin. So, mga ka-chubs, diyan muna kayo sa minute. Alam niyo ba mga ka-chubs, ang ginagawa ko, always ko nilalaban po yung ano po, yung mask. Yung mask po natin, hindi pwede na, kahit araw-araw po yung paggamit natin, basta po nilalaban po natin yan. Para sa ganyan po mga ka-chubs, pasensya na po tayo kung medyo ano po tayo, may ginagawa po tayong iba. So, yan po mga ka-chubs, lunas na, chichi ko na naman po yung lunas na po. Ay, limon po, di po pa lang po mga ka-chubs. So, medyo matagal-tagal pa po tayo, sige lang. Iinipin ko na lang po yung chai ko para masarap. Yan lang po. Kunti na lang po. Mag-copy na lang po kung mamaya ng mga medyas. Hindi na dapat po magsahin. Sa ating mga OFW, sa ating mga lalago po, pag mga bago po, maganda kasi may training na ngayon. Dati pa naman may training po, maganda. Nung nag-training po ako, maganda, di ba? Nakakatawa kasi po may mga idea po tayo, especially po pag mga madabot yung abo natin, di ba? Yung paano po tayo makakain. Pero po sa awal ng Diyos, parang, ay, ito pala. Isa pa po, may isa po ako i-ano sa inyo. Isa po po sa mga baguhan po, yung mag-uumpisa pa lang po mag-abroad. May balak pa lang po mag-abroad. Hindi po lahat ng mga nanay at saka tatay dito sa abroad is mapagbigay.
yung ganun sila, lalo-lalo lang po sa pagdating sa pagkain. Kung meron pong mga pagkain, syempre minsan natakambin po tayo sa mga pagkain, di ba? Lalo-lalo na po makita yung parang minsan na natin nakain. Ako talaga po, favorite ko ang mga matatamis. So, mga ka-chebs, hanggat hindi sinabi ng nanay natin na kumuha tayo or sila mismo magbigay sa atin, huwag na huwag po tayo kukuha. Huwag na huwag po magpapakialam ng pagkain nila. Kasi po na-experience ko po yan, hindi naman dahil ano po, respeto din sa kanila kahit sabihin mo pagkain ng yan. Allowed naman talaga kumain ka pag gutom ka. Pero hindi dahil gutom ka, basta-basta ka na lang magbukas ng ref nila, magkuha ng mga pagkain. Kasi po, yung mga ganyang bagay, syempre, inaano din po nila yan sa sarili nila. Diba? So, mga ka-chubs, hanggat maaari, hindi mo lang sinabi sa atin na kumuha tayo kahit sinabi pang kumuha ka, huwag po tayong kumuha ng mga pagkain. Hintayin po natin bigyan tayo. Kasi yan po ang mga bagay na number one po na ay mapagkatiwalaan pala po. So, kung sabihin nila na pagkain lang ha, kinukuha mo much more sa mga bagay pa na mapakinabangan mo, di ba? So, gagawin po natin, huwag po natin pakialaman ang mga bagay hindi po sa atin. Mga bagay lalo po sa mga pagkain, sa kung sa mga anong bagay-bagay po. Kasi po, minsan po, hindi man siguro. Kasi po, ako mahirap na ang buhay po. Pero po, yung mga bagay na hindi naman po para sa akin, yung mga bagay na lalo-lalo na po tayo mga atsay, mga katulong po. Mahilig po yan sila maglagay ng mga bagay na alam yung sa isip mo, ay, pag pinuha ko ito, magkakapera ako. No, mga ka-chefs, huwag po natin sa tingin. Dahil po, isipin natin na hindi yun para sa atin. At saka, nabibili din po natin yung mga bagay na yan. Tsaka hindi yan para sa atin. So, yan po ang number one po na kailangan natin. Huwag na huwag po natin pakialam ng mga bagay na ilalagay nila kahit saan. Yung mga bagay pa. Naalala ko yung nag-ano kami, yung part-time po ba kami, ng kaibigan ko. Ito ba naman yung pera nilagay niya sa ilalim ng ulo? So, siguro na-insulto siya dahil kinuha talaga namin, binigay namin sa kanya, sabi namin, nakita namin yung pera doon sa amin. Sama ko yung taga-amin, taga-iluin. So, sabi ko, minalik. So, di ba? Hindi man yung para sa amin, ba't hindi namin ibigay? Hindi namin ibalik. Binigay namin sa kanya. Sabi niyo siguro eh, mga mukha lang itong mga pulogi, pero hindi mo pala ito pulungan lang sa kanila. Pulogi talaga. Yan po mga ka-chubs. Napakasarap ng pakiramdam ko. Alam mo ba na yung bagay na number one po na excuse me. Makapagpasaya po sa atin. Yung tiwala po ng mga ano po natin. Yung mga abo natin. Yung mga nanay natin sa katatay. Yan po napakahalaga yan sa atin. Kasi po excuse me po.
So, mga ka-chefs, pasensya na po kayo. Medyo natagalan ako kasi pinilabas ko yung mga alaga namin. Kasi nga, para makaihi sila sa labas. So, mga ka-chefs, sana ba tayo? Nawala na po tayo. So, thank you so much talaga sa inyong lahat. Yung last na senior ako sa inyo, yung mga bagay nyo na hindi para sa atin, yung po natin, kami. Para po, tumagal po tayo sa work. Tsaka, yan po ang gusto ko sa inyo. Tsaka po, isa pa po, isa pa, last na po ito yung share ko sa inyo na isang experience ko talaga po. Alam nyo mga ka-chefs, number one pala po, I know na lahat po tayo nangangailangan ng pera, pero po alam nyo na yung pag-a-advance sa amo po, yung lagi natin ginagawa, alam nyo ba na simula nung dumating po ako dito, nung trabaho po ako dito sa nanay ko, kahit po sa iba, hindi ko pa po na-experience na kumuha ng pera ko na hindi ko pa po pinagpapawa. Hindi naman po sa pagmamayaman. I mean po kasi yung po nag-uumpisa, doon nag-uumpisa po yung tingin nila sa akin. Basta po yun. Kasi lalo-lalo na po na parang yung ababaw na yung tingin nila sa akin. Yung ewan po lang, basta yun po. Hanggat maaari po, huwag po natin gawin yan. I know na lahat po tayo kailangan natin ng ganito. Minsan malapak na sahod. Like mga 25 ko lang po, pinagawa natin yung sumaga natin, yung ganun. Pero po sa awa ng Panginoon, simula po nang magtrabaho talaga po ako. Hinihintay ko po talaga yung araw ng sumaga. Hindi po ako lagi nagsasabi sa kanila na hindi ba na makuha ko ng pagsasunod. So, mga ka-chefs, ganun yung na-experience ko. Ganun po yung na-ano ko. Yung na-observe ko na po. Kasi po, may iba na po yung ano nila sa akin. Yung tingin nila sa akin. So, I hope so na pasensyaan nyo na po, pero yan lang po talagang na-experience ko dito na hindi ko po talaga ginagawa yan. Simulat sa point po, hindi ko talaga ginagawa kasi ang hirap po eh, yung nag-work ka tapos wala ka nang matatanggap ng sweldo. Ang hirap kaya sa totoo lang as in. Pero po mga emergency talaga siguro po okay, pero po siguro mangutang na lang ako o mag-anong sa iba kaysa po na sabi nila sahod mo naman yan, ba't ka maya? Oo nga, sahod mo, pero yung sahod na sinasabi na every first day of the month every last day of the month or every first day of the month, yun po halos ang kadalasan ng sweldo dito eh. So yun po, kung ano yung mayroon po tayo, pagkasyahin na lang po natin hanggat maaari. Huwag po tayong basta-basta lang po na kunting bagay lang po. Pakausapin po natin yung nanay natin na ganito, kailangan ko ganito, ganito. Hindi po iwasan natin hanggat maaari. Kasi po nakakasira po ng ating trabaho nito. So, mga chefs, talagang sobrang dami na po yung nasabi ko sa inyo. Ang dami ko na rin po na-share sa inyo. And pasensya na po tayo. Salamat po sa inyong pakikinig sa lahat-lahat. I hope so nakakuha po kayo ng konting idea. And I hope so din na always po tayo okay. And mag-bilang po tayo lagi. And God bless us everyone. Mag-pray po tayo na always lang po tayong healthy. So, mga ka-chefs, hanggang dito na lang po. Thank you po sa inyong lahat. And
ang ingat po tayong lagi. Huwag po natin kalimutan magsuot ng ating mga mask. Ang takapusin. Meron po tayong mask. So, ito po ay tila, di ba? Tila pong mask natin. So, every day po natin ginagamit ito. Like, for example, ginamit po natin ng morning. Pag-uwi po tayo sa gabi, pwede po natin ma-handwash to. Pwede po natin, matutuyo po ito kinabukasan, magagamit po natin. Kung po natin yung, like, for example, gumamit po tayo muna ngayon, isasabit lang po natin, hindi po. Kasi po galing po tayo ngayon, bas. Mas maganda pa rin po na lagan po natin ng everyday po. Everyday. Kasi po, galing po tayo sa labas, nakalabas po tayo ng iba't ibang hangin sa labas. So, kailangan pa rin po nalilis ang ating ginagamit sa at saka sa disposable din po, kailangan din po natin itapon pagkatapos po natin gamitin. So, dati po, nung nagtipid pa po ng mask, talaga pong isang mask, dalawis ko po yung ginagamit. Dalawis. So, ang ginawa ko po, mas maganda pa rin po bumili ng ganito, comfortable po tayo, at saka malalaban po tayo, at saka makakatipid po tayo. So, mga chavs, always lang po tayo free, and I hope so na ang sarap ng tulog natin tonight, no? Sila na, ang sarap ng tulog nila, pero po ako, until now, gising pa rin po tayo, and I hope so na makagising po tayo ng masaya, at saka pag-pray po natin lagi na okay lang po tayo always. So, mga chavs, hanggang dito na lang po. Thank you so much. Umiyak na po yung mga alaga natin. See you in my next vlog. Bye-bye po.